Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG, nitong Miyerkules, muntik nang mabunggo ng Chinese vessels ang mga barko ng Pilipinas nang peligrosong magmaniobra ito. Matatanda ang barko ng Pilipinas ay magpa-follow up ng resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ang Ayungin Shoal ay kilala rin bilang Second Tomas Shoal ay matatagpuan sa Spratly Islands sa West Philippine Sea. May 105 nautical miles na layo sa kanlurang bahagi ng Palawan. Bagamat maraming bansa ang nag-aangkin dito, numero uno dito ang China. Ang Ayungin Shoal ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, kaya naman atin ito. Sa maikling panayam sa publiko, sabi ng Philippine Coast Guard spokesperson para sa West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na ang BRP Cabra, BRP Sindangan at dalawa pang supply boats ng Pilipinas ay nakaranas ng dangerous moves mula sa apat na Chinese Coast Guard o CCG vessels at apat na Chinese Maritime Militia o CCM vessels. Nang makarating po tayo dito sa distansya na 2.5 nautical miles sa bunganga ng Ayungin Shoal kung saan papasok na po ang ating supply boats ay naka-experience po tayo ng dangerous maneuvers ng apat na CCG vessels at ng apat na CMM vessels. Pagkikwento ni Tariela, dagdag pa niya, nag-execute po sila ng different ways for the PCG vessels to be separated from the supply boats so that they can be able to prevent the supply boats from entering the shoal. Sinabi din ni Tariela na ang mga delikadong pagmamaniobra ay malinaw na violations sa ilalim ng Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea o COLREGS. Kailangan ulit magsagawa ng follow-up mission ang Pilipinas ngayong Tuesday dahil isa lang sa dalawang barko na magsusupply sana ang nakapag-deliver ng items sa BRP Sierra Madre. Matatanda ang nangyari na rin ito noong August 5 kung saan ginawa ulit ng mga Chinese ang delikadong pagmamaniobra at gumamit pa sila ng water cannons noon para itaboy ang Philippine vessels, kaya naman kulang na kulang ang supply. Subalit para naman kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Medel Aguilar ay hindi raw masyadong agresibo ang China ngayong follow-up resupply mission. Nabanggit din ni Tariela na bumababa ang bilang ng malalaking sasakyang pandagat ng Chinese Coast Guard sa area tuwing mayroong follow-up resupply mission. Gayunpaman, sinabi din ni Tariela na nagpapanggap lang itong China na kunwari hindi sila masyadong agresibo. Ito ang gusto nilang makita ng mundo. Giit pa niya, noong last resupply daw ay nagpakawala ng anim na malalaking sasakyang pandagat ang Chinese Coast Guard pero ngayon ay dalawang CCG vessels lang at ang dalawa ay mas maliit pa sa barko ng Pilipinas. Desidido siyang optics lang daw ito ng China na gusto nilang sabihin sa buong mundo na hindi sila agresibo kaya nag-adjust sila ng mas maliliit na barko. Noong tanungin si Tariela tungkol sa Chinese ambassador na si Wang Silian na kinall out ang Pilipinas dahil sa mga large-scale building materials na dinadala sa Ayungin Shoal, sinabi ni Tariela na hindi raw kailangang magpaliwanag ng Pilipinas kung ano ang mga supplies na dinadala sa BRP Sierra Madre. Nilinaw niya pang ang Ayungin Shoal ay sakop ng EEZ ng Pilipinas, kaya naman ay hindi dapat silang mangialam. Noong tanungin kung may karapatan bang magdiktang China sa Pilipinas tungkol sa resupply mission, sinabi ni Aguilar na wala.